Nagsisimula ang pelikula sa isang flashback mula 1969 sa Yugoslavia, na may chore na kumakanta sa simbahan. Ang nangungunang mga awit ay isang batang babae na nagngangalang Katarina, at ang kanyang pamilya ay naroroon upang saksihan siyang magtanghal ng isang awit sa simbahan, habang nagtataglay siya ng malaanghel na boses na nagpapasigla sa damdamin ng lahat. Fast forward sa London sa kasalukuyang panahon ng 2017, linggo bago ang Pasko, at si Katarina ay nakikipag-inuman kasama si Ed sa isang bar. Tinanong niya kung maaari siyang manatili ng isang gabi sa kanyang bahay, hanggang sa makahanap siya ng permanenteng tahanan. Ngunit kinaumagahan, nahanap ng kasintahan ni Ed si Katarina sa kanyang showroom. Pinalaya siya ng babae sa bahay, dahil pinaghihinalaan niya na si Katarina ay isang random na babae. Mas gusto ngayon ni Katarina na tawagan ang sarili na Kete. Dumating siya sa kanyang trabaho sa isang lokal na Christmas souvenir shop. Nagtatrabaho siya para sa isang babae na may alias na Santa. Palaging pinapagalitan ni Santa si Kete habang siya ay nagiging tamad, ngunit lagi niyang binibigyan ng pagkakataon si Kete, dahil umaasa siyang matutubos ni Kete ang kanyang sarili kahit papaano. Isang araw sa tindahan, napansin ni Kete ang isang lalaking nakatingin sa langit ng madaling araw. Lumapit siya sa kanya, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Tom Webster. Tumuro si Tom at pareho silang nakatingin sa isang pambihirang ibon na nagpapahinga sa ibabaw ng kanilang tindahan. Isang dumi ng ibon ang tumama sa mata ni Kete na sumira sa kanilang unang pagkikita habang nagmamadali siyang pumunta sa banyo ng tindahan upang linisin ang kanyang mukha. Bago umalis sa tindahan, tinawagan ni Kete ang kanyang kaibigang si Jenna para mag-crash in pansamantala. Kinagabihan, isang buntis na si Jenna ang sumalubong sa kanya at ipinakita kay Kete ang isang silid kung saan siya tutuluyan. Nakita ni Rufus si Kete at naalala niya na isang beses na aksidente niyang nasunog ang bangkay niya matapos magsindi ng posporo malapit dito. Inaanyayahan siya ni Rufus at Jenna sa hapunan, ngunit tumanggi si Kete dahil hindi niya gusto ang salad at mas gusto niyang kumain sa labas. Kinaumagahan, galit si Rufus at Jenna kay Kete nang lumabas ang isang lalaki sa kanyang silid na kalahating hubad. Tinanong siya ng mag-asawa kung ayos lang siya at kung may kailangan siya sa umaga. Nagpanik si Kete habang pinapahiya ang sarili sa harap ng kanyang mga kaibigan. Hindi sinasadyang napaupo siya sa isang papel na nakatiklop na sining na ginagawa ni Rufus. Nagpa siya ang mag-asawa na kailangan na niyang umalis dahil magdudulot siya ng stress sa buntis na si Jenna. Sa tindahan, napansin ni Kete ang isang lalaking nakatitig sa kanyang amo na si Santa. Naniniwala siya na malinaw na mahal ng lalaki si Santa dahil pareho silang hindi makatingin sa isa't isa habang nag-uusap. Umalis ang lalaki pagkatapos sabihin na babalik siya para sa item sa lalong madaling panahon. Tinutukso ni Kete ang kanyang amo para subukan kung gusto din niya ang lalaki, at pinatunayan niya na gusto nga niya. Mamaya sa gabing iyon, nakalimutan niya ang oras dahil mayroon siyang audition na asikasuhin, kaya mabilis siyang tumakbo. Dumating siya bago magsara ang venue, ngunit nabigong kantahin ang kanyang piyesa ng maayos pagkatapos magpanik. Pagkatapos umalis sa audition, nakilala niya muli si Tom, inanyayahan niya itong maglakad sa paligid ng bayan. Ibinahagi niya na gusto niyang maging isang performer, at may isa pa siyang audition na darating sa susunod na Sabado. Nasisiyahan siya sa kanyang oras na naglalakad sa paligid ng bayan, kasama niya, habang nagpapalabas ito ng positibong vibe sa kanya. Ipinakita sa kanya ni Tom ang isang lihim na lugar sa malapit, at tinawag itong isang ligtas na lugar para sa lahat. Bago umalis, hiningi ni Kate ang numero ni Tom, ngunit sumagot si Tom na hindi na niya ito ginagamit dahil nakakaabala lamang ito sa kanya. Pareho silang umalis na mukhang masaya silang kasama. Kinaumagahan, maraming pulis sa kanilang tindahan dahil hindi nilock ni Kate ang pinto bago umalis para sa kanyang audition. Alam ito ni Santa at nagpa siya na gawin itong parang break-in. Sinira niya ang isang bintana bago buksan ang tindahan para makuha ang bayad sa insurance. Binanggit ni Santa na kamakailan lamang ay binigo siya ni Kate. Ngunit bibigyan niya siya ng isa pang pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili na karapat dapat sa trabaho at sa kanyang tiwala. Hindi alam ni Kate ang madilim na intensyon ni Santa. Sa gabing iyon, nakilala ni Kete si Tom, at sinabi niya sa kanya na nagtatrabaho siya sa isang voluntaryong silungan para sa mga walang tirahan. Iminumungkahi ni Tom na tulungan ang kanyang amo na ipakita ang kanyang pagpapahalaga sa pagbibigay sa kanya ng isa pang pagkakataon. At pumunta sila sa isang walang laman na iskating rink para magsanay para sa kanyang paparating na audition para sa isang musical play na nangangailangan ng ice skater. Kinaumagahan, pinatunayan ni Kete ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagtulong sa kanyang amo na si Santa na makipag-date sa lalaking gusto niya. Ngunit naiinis si Kete dahil ilang araw na ring hindi nagpapakita si Tom at pakiramdam niya ay iniiwasan siya nito pagkatapos ng ice skating date nila. Habang dumilim, binisita ni Kate ang volunteer shelter kung nakita nila si Tom sa paligid dahil kailangan niya itong makausap. Tinatawag ng amo si Tom, ngunit hindi ang Tom ang kilala niya. Nanatili siya saglit upang magpakita ng paggalang at nasisiyahan sa voluntaryong gawain pagkatapos magtrabaho lamang ng ilang oras.
Nang gabiring yon, pinaalalahanan siya ng kanyang pamilya na bisitahin at ipagdiwang ang promosyon ng kanyang kapatid sa kanilang bahay. Dumating si Kate at galit pa rin siya dahil hindi niya nakita si Tom. Pagkatapos ay nakipag-away siya sa kanyang kapatid na si Martha. Binanggit ni Kate na ang kanyang kapatid ay kasalukuyang nakikipag-date kay Alberto, ngunit si Alberto ay isang babae na pinangalan ng Alba. May kasalanan din ang kanyang ina at ama dahil wala silang panahon para ayusin ang kanilang relasyon na nagdudulot ng mas maraming pagtatalo para sa pamilya. Umalis si Kate at Martha dahil pareho silang balisa sa nangyayari sa kanilang pamilya. Pumunta si Kate sa isang bar para uminom ng kaunting inumin hanggang sa malasing siya at pabigla-bigla siyang pumunta sa volunteer shelter para makita ng mga walang tirahan si Tom. Muli ay wala silang kakilala sa pangalang Tom Webster na nagboluntaryo sa kandungan. Habang papaalis na si Kate, dumating si Tom at sumigaw na tinawag siya. Sinabi niya sa kanya na matagal na siyang wala para gumawa ng iba pang voluntaryong gawain, kasama ang ilang taong nalulumbay sa isang liblib na lugar. Naging emosyonal si Kate dahil akala niya ay wala na ng tuluyan si Tom. Sinabi niya sa kanya na sumama sa kanya sa kanyang tahanan upang makipag-usap tungkol sa kanyang nararamdaman. Pagdating pa lang nila sa bahay niya, payapa na ang pakiramdam ni Kate dahil napakaayos ng lugar. Nahihiya si Kate na makitang maayos na ang lahat at nagpa siyang umupo sa sahig. Umupo si Tom sa tabi niya at hinayaan siyang magpahinga sa kanyang mga bisig. Ibinahagi ni Kate ang tungkol sa kanyang nakaraan at ipinakita ang isang heart transplant scar dahil nagkaroon siya ng mahinang puso habang siya ay tumatanda. Nagpapasalamat siya sa donor, ngunit ang pag-alis ng puso ni Kate ay hindi gaanong kumpleto ang kanyang pakiramdam habang ang kislap para sa pagkanta ay naalis sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, naghahalikan sila at nagpahinga sila buong gabi. Kinabukasan, nagkita sila sa kanilang sekretong lugar para pag-usapan ang kanilang relasyon. Ngunit tinanggihan ni Tom ang kanyang pagmamahal habang unti-unti siyang umaasa sa kanyang presensya. Iniwan siya ni Kate habang nararamdaman niyang pinaglalaruan ni Tom ang kanyang nararamdaman. Matapos mapagtanto na mas marami siyang magagawa para matulungan ang mga tao, nagpa siya si Kate na pumunta tuwing gabi sa harap ng voluntaryong shelter upang makalikom ng pera para matulungan sila. Nagsasagawa rin siya ng kompetisyon upang tipunin ang sinumang posibleng magtanghal para sa isang musical performance sa shelter para sa darating na pagdiriwang ng Pasko. Inaprubahan at tinutulungan siya ng boss na i-screen ang mga performer para sa malaking kaganapan. Kinaumagahan, mukhang nasa mabuting kalagayan si Kate at handang makipag-ayos sa kanyang pamilya at ilang mga kaibigan. Binisita ni Kate ang kanyang kapatid, ngunit pinagbuksan siya ng pinto ni Alba. Tinawagan ni Alba si Martha at humingi siya ng tawad sa kanilang dalawa. Binanggit niya na magiging mas mabuting kapatid siya sa kanya. Pumunta siya sa bahay ng kanyang magulang at inanyayahan ang kanyang ina na mamasyal sa isang bazaar malapit sa kanila upang maibsan ang kanyang damdamin. Sa bazaar, nagbabahagi sila ng mga inumin at pagkain at mas natututo silang kumonekta pagkatapos ng lahat ng mga taon na malayo sa isa't isa. Bumili siya ng alak para ibigay kay Martha mamaya habang naroon. Bumisita din siya kay Jenna para bigyan siya ng mga regalo at humingi ng tawad sa lahat ng problemang naidulot niya noon. Maya-maya ay dumating si Kate sa kanyang trabaho ng mas maaga upang tulungan si Santa, nagchat sila sa isa't isa. Ibinahagi ni Santa ang tungkol sa kanyang pag-unlad sa kanyang kasintahan na hindi niya mabigkas ng maayos ang kanyang pangalan. Kaya tinawag niya itong boy sa halip. Ibinahagi rin niya ang tungkol sa kanyang mga nakaraang palayaw mula sa kanyang mga nakaraang trabaho tulad ng Muffin, Cathy, at Santa. Lumalapit sila sa isa't isa at nagsimulang mag-usap ng higit pa tungkol sa kanilang personal na buhay. Sa wakas, binisita niya ang apartment ni Tom. Ngunit sa kanyang pagtataka, isang payat na lalaki ang nakikipag-usap sa kanyang telepono sa halip na si Tom. Tinanong niya ang lalaki kung nasaan si Tom dahil kailangan niya itong makausap, ipinaalam sa kanya ng lalaki na ilang buwan nang walang nakatira dito at ang lugar ay ibinebenta. Akala niya ay siya ang bagong mamimili na kausap niya sa telepono. Tinanong ni Kate ang lalaki kung may kakilala siyang Tom Webster. Sumagot siya sa pagsasabing si Tom ang huling may-ari ng apartment na ito, ngunit namatay siya noong Pasko matapos mabangga ng truck. Nalungkot siya nang maalala niya ang alaala ni Tom noong siya ay naaksidente. Ang kanyang heart transplant ay kasama si Tom bilang donor. Nagpasalamat siya sa lalaki sa pagpapaalam sa kanya at umalis. Pumunta siya sa lihim na lugar ng pagpupulong kasama si Tom habang binibisita siya nito upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang pag-unlad sa paghahanap ng kanyang hilig sa pagtulong sa ibang tao. Tinitiyak niya sa kanya na magiging maayos siya kahit nawala na siya ng totoo. Sa kanyang pag-alis, ang bench na palagi nilang inuupuan ay may pangalan ni Tom para sa pag-alala sa kanyang buhay bilang isa sa mga kilalang voluntaryo sa kanilang lugar. Nagtatapos ang pelikula sa isang time skip ng 2 linggo pagkatapos matuklasan ni Kate ang malungkot na katotohanan ng buhay ni Tom. Ang lahat ay nagtitipon sa voluntaryong silungan para sa mga walang tirahan. At doon, pinasasalamatan ni Kate ang lahat sa pagsama sa kanila upang ipagdiwang ang Pasko bago magtanghal, kasama ang lahat ng mga palaboy na mga awit na nauna nilang natipon upang kantahin ang kanta ng huling Pasko.